ko, anong pagkakaiba ng drug pusher na yun lang ang kanyang trabaho? Ah, mahirap na tao ito na kumikita sa drugs para makakain sila. Anong pagkakaiba niyan sa pulis na pumapatay din ng drug pusher upang magkaroon ng pera? Anong pagkakaiba? Wala pagkakaiba eh. Ito ang Wow Trending. Ikulong si Congressman Dan Fernandez at si Congressman Benny Abante. Matapos nga na magsalita at isiniwalat ni Police Colonel Grijaldo sa Senado ang ginawa ng dalawang congressman sa kanya sa Quadcom, agad na nagpa-presscon ang Quadcom sa House of Representatives para i-debunk ang sinabi ni Police Colonel Grijaldo, damage control para hindi masira ang magandang imahe daw di o mano ng Quadcom. Kahapon, in-interview ni Karen Davila si Bishop Congressman Benny Abante at ayon pa nga kay Benny Abante na nagkamali daw sila sa pagpatawag kay Police Colonel Grijaldo na isang resource person. Pero ang ikinagulat ni Karen Davila kung wala silang intensyon na iba, bakit pa daw sabihan si Police Colonel Grijaldo na pwede ka pang maging general? At nung hiningi ang affidavit na ipapabasa sa kanya ni Congressman Fernandez ay hindi daw ito binigay sa kanya. Kahapon sa presko ng House of Representatives, ito ang sinabi ni Congressman Benny Abante. Oh, anong pagkakaiba ng drug pusher na yun lang ang kanyang trabaho? Ah, mahirap na tao ito na kumikita sa drugs para makakain sila. Anong pagkakaiba niyan sa pulis na pumapatay din ng drug pusher upang magkaroon ng pera? Anong pagkakaiba? Wala pagkakaiba. What? Bagay na hindi nagustuhan ng mga netizens, Congressman Pastor Abante, ang drug pushing po ay hindi trabaho, krimen po yon. Ang pulis trabaho nila na walisin sa lipunan ang mga katulad ng pusher at you don't see any difference. Komento pa nga ng mga netizen na para sa'yo walang kakaiba, ikaw ata ang naiba, parang kinawawa mo pa ang pusher kaysa mga inosenteng bata na nabiktima sa droga. Bago mo ikumpara ang pulis na pumatay para magkapera e iba, patunayan mo muna yan na yan talaga ang gawain ng mga pulis. Malaki ang pagkakaiba, sir. Yung mga drug pusher sinisira ang kinabukasan, pamilya ng mga nalulong sa droga. Huwag mong lahatin ang mga pulis. Maraming mga pulis na nagtatrabaho ng maayos, takot lang yung ibang magtrabaho ng maayos kapag ang mga nasa gobyerno ay kagaya mo. Kung taga Maynila ka at iboboto mo pa yan, bobo ka na talaga. Imagine, yan ang preaching niya sa church nila. Imagine. Ang gusto yatang respetuhin natin ay yung mga addict at pushers. Kumustahin naman natin ang kapamilya, mga kasama sa bahay ng mga addict. Alamin kung sino ang dapat na pahalagahan sa komunidad. Walang kakayanang unawain si Congressman Benny Abante ang nauunawaan ng marami. Kasi dalawa ang mukha niyan, dalawa ang mundo ni Abante. Isang makalangit at isang makasanlibutan. Gusto niyang pag-isahin iyang dalawa kasi isa siya sa kumakabig ng marami. Hi, good morning po, Chair Abante, Chair Fernandez. Sir, I understand may mga statement na rin po tayo kahapon denying the statements of Grijaldo. Pero just to be clear, para mas maipaliwanag lang po sa ating mga kababayan, so may nangyari nga po bang private meeting about dun sa statement nga with Grijaldo? And ano po kaya yung reason, kung meron man, na bakit siya kailangang ipatawag in private? Si Grijaldo po. Well, mahaba yung sinabi mo na Malabante. Unang-una talagang there was a incident na talagang pinatawag namin siya. Pero not on our own volition. Because it was Colonel Garma, as what I'm saying sa mga interview sa akin, that asked na kausapin si Colonel Grijaldo. Kasi si Colonel Grijaldo, according to Colonel Garma, is a friend of her. So, sabi namin, tama-tama, andun si Colonel Grijaldo, so tawagin na natin. So, it was at the back of the Quadcom. So, nang kinausap namin siya, sabi ko nga kay Chairman Abante, kausapin natin, kasi nga kaibigan daw, siya makakapag-confirm ng mga affidavit na ginawa niya doon sa supplemental. So, what we did was, yung lawyer, sinabi namin na pumunta para in the spirit of transparency. Kasi mahirap naman na kami lang. Kasi we always see to it na dapat talagang merong kasama. As a matter of fact, yun din ang sinabi ko sa media that prior to the Quadcom hearing, nagkausap kami ni Colonel Garma. And I asked the permission of the chairman to be with me.
And he accompanied me para at least transparent talaga yung usapan. Unfortunately, yung sinasabi niyang coercion and harassment, it never happened. Talagang wala namang coercion na nangyari. And ako, natatandaan ko kasi merong isang tao na naandun sa loob pa eh. Aside from the two witnesses na at the two lawyers ni Garma, si chairman, saka ako, and then somebody, kilala ko sa mukha, hindi ko lang matandaan kung sino na staff yon. So, we were discussing yung I think it was number 17 na sinabi ko ito, na sabi ni Garma, mako-confirm mo daw yung sa reward system. Naku, wala po kaming alam dyan. Wala po akong alam dyan. So, pinoint ko pa iba yung 1999. Tama yung sinasabi niya. Pero yung kinuers namin siya at hinaras namin siya, kasi ang coercion talagang gagamitan mo ng threat eh. Gagamitan mo siya ng force eh. Kung ginamitan natin siya ng force during that time, di ba? There was still a lot of time for him to react. Eh, no? Eh, unfortunately, hindi niya yung ginawa. At the same time, we cannot do that. Alam mo, it's so unethical for the two of us not telling, ano, yung sa mga chairman like si Ace, si Chairman Acop, saka si Congressman Paduano about do sa isyong yon. Kung pipilitin namin siyang magsalita. And it will be against sa ating procedure na to bet first yung mga magsasalita para at least sigurado tayo. So yun yung tunay na nangyari. But of course, meron din ako sinasabi na issue na yung reason kung bakit niya ginawa yon. Well, yun yung aking analysis dun sa pangyayari. Bakit nila ginagawa to against us? Well, unang-una, demolition yun. Pangalawa, it's an attack against me. And well, against you, and most likely they really wanted to discredit the whole of the Quadcom, and it's quite unfair, no, to all of the members of the Quadcom, especially the chairman. You know, what happened nang invite namin with our own volition na to talk to Colonel Grijaldo, because it was asked by Colonel Garma, and sa amin yun na nakita kong naging repercussion ng ginawa namin. But of course, in every betting that we are doing, we always see to it that there are people around. Opo. Sorry, follow-up lang, sir, dun sa sinabi nga niyong nakikita niyo itong ay demolition. Ano rin po yung masasabi niyo na paulit-ulit sinabi ni former President Duterte na subornation of perjury, at sabi nga niya maghahain pa siya ng kaso against about this against you po, sir. Ano pong masasabi niyo ron, at bakit po ba nung meeting wala ring abogado mismo, kasi ang nasabi niyo po ang may abogado si Garma, but po walang abogado si Grijaldo? Kasi betting process pa lamang yun eh. Alam mo, sa Kongreso kinakausap muna namin, and then kapag nalaman namin na pwede nating i-validate yung mga sinasabi niya, then the lawyers will come out. So, that time, ano, wala namang lawyer na dala si Grijaldo eh, during that time eh. Ang may lawyer doon is si Garma. And that's the reason why we asked na kung pwede yung dalawang lawyer pumunta doon para at least transparent yung usapan. Now, kung nagsabi siya na, yes sir, kinoconfirm ko po yan, alam ko po yung reward system. And then, bring your lawyer. Yun ang ano namin, yun ang sistema ng procedure namin sa betting eh. Kasi otherwise, kung una pa lamang, i-coerce na namin siya. Alam namin, babalikan kami niyan. We're not like that. And you have to remember that we have a lot of evidences already. As a matter of fact, yung ating pong sinasabi natin na corroborative, no? Na-corroborate na eh. Actually, hindi naman kay Colonel Garma nagsimula yan eh. Doon sa dalawang PDL na kinoraborate ni Jimmy Portalesa, ni kinoraborate ni Warden Padilla. Saka lamang dumating si Colonel Garma. Saka lang dumating si Commissioner Leonardo. So now, sinasabi ni Garma na eto, meron pang isang kaibigan ako na magko-corroborate doon sa mga sinabi ko. Well, actually, kahit wala siya, hindi nga siya. Hindi nga siya pinag-uusapan namin. Kaya nagulat ako nang nandun na lang siya, nagsasalita siya against us. Well, script nila yun eh. Bahala sila doon. Well, panindigan niya kung ano magiging repercussion sa kanya. Dahil nga, we will not take that sitting down. Of course, yung kanyang apidapit na kinors, hinaras, and under oath siya, mabigat yun. And now we will do something. And this will be collective. I mean, not me, not him, but the whole of the Quadcom. Because the integrity of the Quadcom is at stake here. And we have done nothing wrong.
Sir, sorry yung sa statement lang po niya, former President Duterte about subornation of perjury. Ano pong masasabi niyo doon na is he even said na magfa-file siya ng case about this? Well, ako, carry on. We will take action on that. Kung magpa-file sila sa amin, then yun ang ano, yun ang mga repercussion of the things that we are doing for the Quadcom and for the Filipino people. And if this is the way that we need to act on certain things that happen, then we will confront the issue. Mela. Next questions from Tina Panganiban Perez of GMA7. Sir, clarification lang. Sinabi niyo, script nila yon. Kanino po? Kung nag-apidapit siya doon, tapos, well, actually, sa totoo lang, kaya ako nasabing script yan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, during the time of power investigation, yung kay Colonel Andulan, yung sa issue ng namatay si Cesar Perez, na kung saan si Colonel Andulan, siyang humuli kay Councilor Norbin Tamisin ng Los Baños, Laguna. And I am very particular of that issue. And then suddenly, yung CCTV lumabas. Nakita natin na wala naman si Norbin Tamisin doon. And sniper yung tumira kay Mayor Cesar Perez. Si Colonel Andulan from Batangas, siyang humuli kay Norbin Tamisin. So, when I was asking the Colonel Andulan about ano yung relationship mo kay General Bato, sinabi niya na na-assign siya doon sa PNPA. At sa PNPA, during that time, yung anak ni General Bato was in school, first year as plebo. So, yun ang sinabi ko, yun ang relasyon mo. And then suddenly, yung issue. Binanata na niya ako, and ako, nag-simmer down ako noon. Hindi naman ako masyado sumagot. Sabi ko kasi, hindi naman ako, kasi siya nga yung nag-mention ng babysitter, nagbe-babysit daw yung anak ko, ganun-ganun. Pero yung anak niya, hindi niya hayaan mag-babysit. And of course, ako, nasaktan ako doon. Kaya sabi ko, wala akong minimension na nagbe-babysit yung anak mo. I don't want to demean the position of the men in uniform. But sa kanya mismo, sabi ko, wag sanang ganon. Tapos hindi na ako masyadong sumagot doon. Sabi ko, pag nagkausap kami ni General Bato, magkakausap kami ng maayos. But unfortunately, ito yung lumabas. Diba? Si Grijaldo, lumabas doon, may epidebit. Hindi naman siya yung pinag-uusapan natin dito sa Quadcom. Then suddenly, siya yung naging focal person doon sa kanila. So, I think there is a correlation about this. Sir, clarification po ulit. Are you saying it's a script of Colonel Grijaldo and Senator Bato? Yes, parang yun ang kanilang narration sa mga pangyayari dito. At dinala nila sa Senado si Grijaldo. Sabi nga na isang press sa akin kanina, sino ba yung Grijaldo? Sabi ko, yan yung kaibigan ni Garma na isinama niya dun sa meeting namin na kung saan nabago na yung narration ni Colonel Garma na dumating si Colonel Grijaldo. And that, I think we have to investigate why si Colonel Grijaldo na dumating sa meeting namin with Chairman Ace Barbers, hindi na niya na-reveal yung katotohanan. And then, yun na nga. Doon na nag-boils down yung imbisigana namin si Chairman Garma, si GM Garma. Opo. Sir, sabi po ninyo, the Quadcom will not take this sitting down. May legal action po ba kayong binabalak? And kung meron po, sino po yung kakasuhan nyo and ano pong kaso? So we haven't talked about it yet, no? But ako, sa akin, kami ni Chair, actually ngayon lang kami nagkita ni Chairman Labonte. But of course, parang hindi naman tama kung we will take this sitting down, no? We need to ferret out the deeper reason why this happened, that somebody will take his oath doon sa Senado and telling lies against the Quadcom. Hindi naman ako lamang ang tinira dito, but the whole of the committee. And it is incumbent upon the leadership of the Quadcom and the House as well to take action on this. Because I think he is under preventive suspension. If I'm not mistaken, because involved siya dun sa pagkamatay ni Barayuga, he is under preventive suspension. Kung he is under preventive suspension, somehow, you can relate that he's doing this because
yun na nga, trying to get even with us. So, sana wag sa ganun. Wag sa ganun pamamaraan. We are all, ano, well, I believe that we are in the democratic way of our government and okay lang yan. Basta harapin na lang namin yan kung ano mangyayari. And we will talk about it. Opo. Sir, babasahin ko lang po yung patanong ng office, although this was already mentioned kanina by Kong Abante. Ano ang mga gagawin sa mga pinagsasabi ni former President Duterte? Ano ang pwedeng ikaso? Makakatulong ba ito sa ICC? And I will add my own question. Kasi, di ba, dati nag-turn over kayo sa OSG ng documents for civil proceedings. May gagawin din po ba kayong ganong action in relation naman po sa criminal cases na connected po doon sa testimony ni President Duterte sa Senate? Well, nabanggit ko na, binanggit ko yung Republic Act number 951, no? Na ang title noon, The Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Hindi kami ang magdidemanda eh. I mean, nasa amin po, sa Quadcom, sinabi namin po ulit-ulit eh. We just want justice to be done. Bilang chairman ng Cavite Human Rights, we just want justice to be done. Now, naniniwala naman kami sa war on drugs eh. Pinapaniwalaan namin yan eh. Ayaw namin ng drugs sa Pilipinas eh. Ayaw natin manatili ang mga drug laws sa Pilipinas. Pero, was it necessary to kill more than 20,000 people para lang ma-stop yung drugs sa ating bansa? No. Meron sa tinabi na collateral damage. Collateral damage ba yung napatay na 3-year-old, napatay na 9-year-old. Collateral damage ba si Kian Alejandro? O sinasabi nila, ilan ba ang napatay ng mga drug lords? Ilan ba? O, sa data na kinuha namin sa Philippine National Police, wala pang 100 eh. Ilan ang napatay ng mga drug pushers? Drug pushers na mga talagang mahihirap. More than 7,000. Ilan ba napatay ng mga drug users na dapat hindi patayin? Dapat rehabilitate. 440 people. Ngayon, yung ba collateral damage ba yun? Yung ba yung sinasabi ni Senator Bato na shit happens? Yung ba shit happens lang ba yun? May pambihira naman buhay ito. Ano ba ibig sabihin ng shit? Baka hindi niya alam ibig sabihin ng shit sa American expression. Mura yun eh. Di ba? Shit happens? Ganun lang ba yun? See that? So, ibig sabihin, kung walang accountable dito, ano mangyayari? Di ba? Namin, nais lang namin ang katotohanan mailabas dito. Oo, para makapagpagawa kami ng mga batas na hindi na maaari mangyari pa ang extra judicial killings. Nag-file na nga kami ng unang-unang bill tungkol dyan na making extra judicial killings a heinous crime. Yun na yung aming pinail eh. Oo. Kaya bahala na po yung mga agencies po natin na mag-imbestiga. Dahil kami po, in aid of legislation yan. But sinabi ko na rin po, in aid of prosecution. Bakit po? We're not the one prosecuting. But we are telling the prosecutors, we are telling DOJ, yan na. Naimbestiga na kami. Alam nyo na kung sino may kasalanan. Kayo na ang bahala to prosecute. Napakat kami, ito lang ang maaari namin gawin. Pero ang maganda din doon sa, briefly lang, ang maganda sa nagiging investigation natin, na-expedite po natin yung pagpapile ng mga cases ng ating pong executive department. Like for example, itong sa preservation assets na we recommended, no, na ma-preserve yung mga corporations like yung Empire 999, yung mga ganon, siyam yan. Na ngayon po, nag-issue na si Secretary Lucas Bersamin. And we are so happy that all the evidences that we have gathered have been submitted to them for their perusal. At nagkaroon po tayo ng positive reaction. Maraming salamat po. Sir, dun sa issue ng criminal cases, gagawin niyo rin yon? Magta-turn over din kayo ng documents?
Oh yes, pag hiniling po ng DOJ that we could turn over the documents, we will do it. Anyway, sinabi ko na rin naman na DOJ is always watching the Quadcom. At talagang public naman lahat ng mga dokumentong ito. So, they could be able to get that. Dahil kami naman, we cannot even prosecute eh. O talagang in aid of legislation lamang kami. So, commendatory lang kami. Para sabihin namin sa DOJ, itong lahat ng mga documents, kayo na bahala rito. What are you gonna do about this? Ang isang maganda nangyari doon, nagkaroon na para siyang liaison officer dito. And lahat ng ginagawa namin directly, immediately, are being taken action. Kaya lahat na expedite. Ito talaga ang katotohanan. Para sa malaman po ng taong bayan. Willful killings to affected thousands of civilians. Ang sabi nga po ng ICC, ang estimate ng napatay from 12,000 to 30,000 deaths between July 2016 and March 2019 alone. O sabihin na natin na maraming napatay ng mga drug pushers. Sabihin na natin, kasi sabi ko kanina, ilan ba napatay na drug lords? Si Kerwin Espinosa na sinasabi po ng PIDEA na drug lord, nakakawala pa ngayon eh. Nakakapagtaka. Yung former administration, lahat na dismiss ang kaso eh. Ni Kerwin Espinosa eh. Ang tanong ko, bakit? Sinabi ng PIDEA hanggang ngayon, nasa drug list pa ang pangalan ni Kerwin bilang drug lord. Ba't ba siya nakakawala? Kung talagang drug lord siya, hulihin na siya. Bakit andun siya, nakakawala? Napatay ba? Hindi. Sinong napapatay? Yung mga mahihirap na mga tao na ang sabi po ng iba, kaya kami naging drug pusher, pulis din ang nagbibigay ng drug sa amin. Nakausap ko ang isang tao, ang sabi niya sa akin, ganito ha, karamihan po daw ng mga drug pushers, pulis ang nagbibigay ng drugs. Ano pong ibig sabihin nun? Di ba? Alam natin na sinabi ng ating Pangulo na ako ang responsable. Huwag niyong pagbintangan ng mga kapulisan ko. Ba't niya minumura yung mga pulis? Ba't pinabayaan niya? Sino ba nag-utos na patayin? Shoot them dead. Sino ba nagsabi nun? Siyempre na-embolden ang mga kapulisan natin. O yun naman pala ang sabi ng leader natin. Commander-in-chief pa natin yan. Titirahin na natin to. May reward pa. So ang sinatanong ko, ano ang pagkakaiba ng drug pusher na yun lang ang kanyang trabaho? Mahirap na tao ito. Na kumikita sa drugs para makakain sila. Anong pagkakaiba niyan sa pulis na pumapatay din ng drug pusher upang magkaroon ng pera? Anong pagkakaiba? Wala pagkakaiba eh. Thank you. Are you done with your questions, Tina? Yes, thank you. Okay, here's Santis Moria from Manila Bulikin. Yes. Hello po, Kongs. May we get your reaction po dun sa confirmation or admission po ni Pangulong Digong na meron po mga death squad, tapos pinagtuturupan niyo po yung panya po yung mga retired generals na kasama yung mga yan. Just your reaction po. Well, katulad ng sinabi kanina ni Chairman Abante, no? Merong tayong batas, Republic Act 9851. Doon sa 1951 kasi, kinaklaro doon yung defining and yung mga penalizing yung mga acts against international humanitarian law, genocide, saka yung crimes against humanity. At doon, meron din yung jurisdiction, tapos yung mga local courts natin ang magte-take over, will take cognizance on that. Ano? At doon sa mga sinabi ng dating nating Pangulo, admitting, ano, yung kitang-kita naman, klaro naman, di ba? I think, alam mo, hindi ko alam kung, well, alam natin, si Presidente mahilig siya mag-joke,
Sometimes hindi na natin alam kung ano yung katotohanan, kung ano yung mga jokes, ano yung tipong pinasasakay lang tayo. But being a former president and a president, I think it is incumbent upon the highest elected official to set the ano the tone of being the top leader of the country. And sa puntong yung medyo nag-fail tayo. Ngayon yung mga tinura niya doon, this time there must be responsible, and he must be responsible for it. And accordingly, pag binasa mo yung Section 8 ng Republic Act 9851, lumalabas din yung command responsibility ng mga superior, and him being the superior of the land during his incumbency, he will take responsibility on Section 8 of Republic Act 9851. So even yung binabanggit ni Chairman Abante about sa 9851, nung binasa ko rin kanina, nakalagay doon sa Section 15 that international laws and other laws will be the source of the courts under the jurisdiction of this country. So ibig sabihin, pati yung mga genocide convention, yung Geneva Convention, and also the Hague Convention, and at yung convention doon sa rights of the children, naka-fall under this. Kaya I think we need to use this Republic Act 9851 by the Department of Justice. Naman, kung sasagutin ko yan, ako'y nagpapasalamat sa ating former president na at least naging honest siya. Inamin niya kasi tinanong namin si Colonel Patay, wala raw DDS eh. O ngayon, yung dating pangulo na nagsabi, meron. Nung mayor pa siya, meron. Eh nung pangulo na siya, hindi ba din sabihin wala na yun eh. Diba? And that is binding on him. Yung kanyang admission in the Senate hearing. O, sa akin po, yung sinabi ko nga sa aking statement kanina, ito ay shocking normalization of brutality. Sana po nakita po ng ating mga kababayan ito. Ito ba ang nais natin na maging katulad po tayo ng Mexico? Maging katulad po tayo ng Colombia? Na sinusuportahan ng taong bayan yung mga drug lord sapagkat nagbibigay ng mga pera sa mga tao. Ganun po ba nais nating makita? Sana wag na po. Tigilan na po natin itong extra judicial killings na ito. Tigilan na po natin yung salitang pagpatay. Ibig sabihin, kahit na Senator Bato, sinabi niya, nagbibiro lamang ang Pangulo. Aba, masamang biro yun ha. Yung papatay ka, kung biro lang yun, masama mo biro yun. E kung halimbawa, sabihin ko sa'yo, papatayin kita. Tapos mamaya sabihin ko, nabibiro lang ako. Natakot ka na. Diba? Natakot ka na. Binibiro lang kita. Natakot na ako eh. Traumatic na ako eh. Tapos sasabihin ko, binibiro lang kita. Ganun po ang ibig sabihin niya. Thank you. Next questions from Earl Tobias from IBC 13. Good Congressman, good afternoon po. Earl po from IBC. Kung Benny, nasabi nyo kanina, balikan ko lang, sa halip na parang maging in sake of the truth, parang naging pagbabago ng katotohanan yung mga testimonya ng dating Pangulo, sir. Yun na din po ba yung treatment nyo doon sa nangyari, sir, na a-admit niya na meron niyang death squad, tapos mamaya i-retract niya ulit pag nilinaw ng mga senador. Also, sir, dito sa pagdinig kasi sa Quadcom, sinisentro nyo nakita ng publiko na sinesentro sa yung mga EGK victims as biktima, pero sa Pangulo sila ay collateral damage, sir. Sa akin, palagay ko hindi niya na masasabi yung nasa under oath siya, no? Nabiro ito eh. Inamin niya na meron DDS. Sinabi na na collateral damage ito. So, let us talk on the extent of the collateral damage. Ilan po ba ang napatay? Ito ha, ilan po ba ang napatay na mga bata? Napatay na walang kasalanan. Napatay na hindi drug pushers. Ilan po ba yan? Napatay na mga drug users lamang. Ilan po ba yan?
Sabihin natin, nanlaban po yung mga yan. Nanlaban, ha? Ang sabi nila. Well, nasaan po yung weapon ng mga nanlaban? We'd like, meron kang, yung arsenal ba ng Philippine National? Yung crime lab ng Philippine National Police. Kung 6,000 ang nanlaban, dapat sa crime lab, meron 6,000 ang mga weapons. Paano nanlaban? Pinatay nanlaban. Ano, nakipagsuntukan lang ba yung mga yan? Merong mga weapon yan. Nasaan po yung mga weapons? Yun po ang ipakita nila. Thank you po. Follow up na lang sa akin. Kung Dan, so kung may maayos naman pala na pag-uusap between some Quadcom chairs and Grijaldo, tapos doon niya sinabi yung katotohanan, and then under oath sa Senate, bigla siyang bumaliktad, blatantly lying. What do we make of this, sir? Paano natin ititreat yung nangyari na yun? Well, pupunta naman siya dito sa next hearing. Eh. So we will be asking him a lot of questions, no? And most likely, we will be dealing also with the yung kay General Barayuga, no? Kasi hindi pa kami nakaka-focus doon. That's the reason why he was being invited. Kasi once na may nagtatanong ng mga members, ang pinag-uusapan yung kay General Barayuga, he'll be present kasi siya ang chief of police. But yun na nga, na-involve yun. So ito na yung pumasok. So treat natin yun as siguro. Ako naman kasi sa akin, actually, baliwala sa akin. Wala naman sa atin yung pinagtatawa na nga lang namin na ano ba naman to. Wala na silang maibato sa Quadcom. Para bang they're trying to make a story. Now, ngayon, kung i-consider nila as truthful talaga yon at maninindigan siya sa susunod na hearing na talagang totoo yung mga sinabi niya, then we will take the consequences of that. Kasi we will not take that sitting down. And we'll be giving him a chance, another chance, na sa susunod na hearing, he tell us his story. Ako, I'm pretty sure there's a story behind it. And di bali sana kung hindi namin siya nakausap eh. Nung bago mag-testify si Colonel Garma, he was there. He was there and he was not even been invited. Nagulat na lamang ako, nandun siya. At hindi ko siya kilala. Sabi ko, sino yan? Eh, ano yan? Tao yan ni General Bat. Ah, ganun ba? Sige. So, we will try to see it. Gusto ko lang idagdag. May nababanggit na baka inappropriate yung aming pagtawag sa kanya. Sabi ko, appropriate to eh. Number one, human rights. Pinibigyan mo ng karapatan yung tao, hindi naman siya namin pinilit ipatawag eh. Pinatawag namin siya sapagkat nais niya na ipatawag siya. Sapagkat si Colonel Garma, sinabi niya, classmate ko to. Kaibigan ko, classmate ko. Ito lang ang kaibigan ko, classmate. So, we decided to talk to him para malaman sa kanya. Ito ha, hindi ko alam kung taktika yung ginawa niya eh. No? Pero ito yun ha. Oh, siya ang chief of police sa Mandaluyong. Napatay si General Barayuga. Nasaan ang report? Wala. Ha? Walang report. Walang police report. Siya ang chief of police ng Mandaluyong. Walang police report. Anong ibig sabihin ito? Oh, ang sabi ni Colonel Garma, marami siyang alam. Oh, anong ginawa niya? Yung mismong kaibigan niya at classmate niya, nilaglag niya. Yun ang problema doon. Di ba? Actually, sinabi nga niya doon sa ano, hindi naman doon niya kaibigan. Parang pagkakasabi niya, ano, classmate lang ako. Parang natatandaan ko yung sabi niya, classmate lang ako. Wala ako alam dyan. Mga ganon. So, ako, nung marinig ko yon, sabi ko, sa sarili ko, wala to. So, the betting stop, sabi kong ganon. So, ako, I went out. Tapos si Benny, sumunod na rin. So, yun yung story doon. So, I hope lumiwanag yung kanyang kaisipan. Kasi nga, wala naman siya sa story eh. Doon sa buong concept na inimbestigahan namin eh. Doon lang siya sa isang peripheral issue. Yung kay Barayuga, di ba? Doon lang siya nakasama. Nagugulat kami at nakikisaw siya sa isang bagay na hindi naman siya involved. Kongs, last from me. Kong Benny, doon sa pagdinig, na-mention ng dating Pangulo yung termination, yung totodasin kita. Na-mention niya as viable option yung pagpatay straightforward as form of, you know, eradicating drugs or other criminal act. Pero bilang chairman po ng Committee on Human Rights, ano pong weight na ninonormalize supposedly ng Pangulo yung ganong approach? Unang-una, again, salamat at binanggit niya yan, no? Salamat, ganun ang attitude niya. Eh, terrible, kung ganun po ang utak ng isang leader ng bansa, may kawawa ang buong bansa. Di ba?
I mean, look, binanggit din ni Tony Del Giocno. Nabanggit po namin yan sa Quadcom, yung neutralize, di ba? Yung neutralize, negation, na ang sinasabi, kill. Kahit po si Ken Espinido, sinabi niya, kill din yun eh. Kahit na po ang PIDEA, sinabi nila, kill din ang ibig sabihin nun eh. Tinignan ko yung Webster's Dictionary, ano nakalagay? Kill din ang nakalagay doon. Oo. Tapos, binanggit ni Senator Bato, hindi naman po sa aming rule, kill yan. Arrest. Ba't hindi arrest ang tawag? Bakit neutralize? Sana i-arrest ang tawag sapagkat dapat lang arrestuhin. Due process eh. Di ba? Kahit suspect yan, nakalagay sa ating konstitusyon, a suspect is not guilty, di ba? Is innocent unless proven guilty. Alam po ng taong bayan yan eh. So arrestuhin natin. Ikorte natin ito. Ikulong natin kung kinakailangan. Pero sasabihin niyo sa akin, arrest? Pinapatay na agad eh. Yun po ang question dyan, mga kaibigan. Dagdag lang, kasi when he was the president of this country, akala natin yung mga sinasabi niya, papatayin, ikaw, mayor, ganyan, Biel Mabilo, magtago ka na sa pinanggalingan mo. Akala natin lahat yun, mga jokes. Alam natin na may samang joke yung sinasabi ng presidente. Nasanay na tayo dun eh. Then suddenly nakita natin yung mga patayan. So balitang, uy, mayroong patayan. Uy, may balitang bayaran. Kasi nagsalita rin si Senator Bato saka si Senator Bongo na may bayaran and even the president, the former president. Then suddenly, nung natapos ang kanilang administrasyon, nag-iimbestiga kami sa public order and safety. Nakikita namin yung mga police, yung mga peke, mga bypass operation na nagkakaroon sila ng paraan para kumita pa lalo. So, hanggang dumating kami dito sa issue natin na pinag-uusapan sa Pogo, sa EJK, then suddenly, lumabas na to nung kay Garma na may nagsalita na officially sa Kongreso. So, ngayon nare-realize natin na lahat ng mga sinabi nila during their administration, now may katotohanan na. Dahil somebody testified under oath dito sa Kongreso. At it was corroborated by so many people. So I think, ngayon, pag magsasalita silang yung nangyari sa Kongreso, that wala namang DDS, tapos sasabihin nila, wala namang inuutos na encourage yung kriminal para mag-arm, para lumaban, para mapatay. Then ngayon sasabihin nila na, joke lahat yun. Ang tamang bayan hindi naman niniwala. Ako hindi na ako makapaniwala kasi nga, may nagsalita na eh. Nakasamahan din nila dati. Yun ang problema dito eh. Kasamahan nila dati eh. And they were not under any pressure or duress when we talked to them. Kaya, I think we are in the right path and the Congress, the Quadcom, we are doing our job and I hope that the people will somehow acknowledge, appreciate that what we are doing is somehow right. Kasi nga, kami ang policy namin, let's be honest with this and be transparent. And as always, kapag may mga ganyang witnesses, there will always be somebody na kasama namin to set up the transparency. Billy Vegas from Abante. Your question. Pihitin ko lang po ng konti. Kumusta na po ba si Michael Young? Kasi parang hindi na siya nababanggit ulit. Yung ngayong hearing namin ng November 6, it's about dangerous drugs. So doon ang makikita natin yung kabuuan ng mga matrix that will be presented by the chair because siya yung sa dangerous drugs. So by Wednesday, expect na ang pag-uusapan po natin yan, sila Jimmy Guban, yung mga sa drugs and everything. So, ayun, magkita-kita po tayo doon. Ako rin, gusto kong kumustahin si Michael Young. Oo. Kung wala sa Pilipinas, simbolang nag-a-around the world. Oo, si Michael Young. Siguro, di ba patawag natin yung Tony Young, di ba? Yung kanyang kapatid, papatawag po natin yan. Kasi talagang ito, tatlong bagay ito.
Ang Senate hearing, isa lang ang pinag-uusapan, EJK lang eh. Ang Quadcom. Kaya apat kami, pinag-uusapan yan. Pogo, drugs, EJK. Lahat to related eh. Diba? Kaya, pag-uusapan po. Huwag kayong magalar, pag-uusapan po natin yan. Hingi lang din po ng reaction doon sa sinabi sa Senate kahapon na ayaw niyo raw magbigay ng address. Mga gusto nila ipatawag. Yung address? Well, actually, ang inaano nga, para na nadinig ko, no, na yung address doon sa ano, kay Kerwin Espinosa. Kasi ang ating COMSEC, they course it through the PNP. Hindi naman tayo ang direct na nag-imbita kay Kerwin Espinosa. Ang nag-invite doon, si PNP. So, dapat ganun din ang gawin ng Senado. Huwag nila i-course to sa atin. I-course through nila gila sa PNP. And doon sa ano, ha, sa kay Jimmy Guban, eh, para nadinig ko rin ata, yung kay Jimmy Guban. I-course through nila yun sa Bucor. Not sa amin. Kasi nga, may responsibility yung protection and security ng mga PDLCs under the Bucor. Not with the House of Representatives. Kaya, I think they're barking on the wrong tree, ha. So, I hope that they'll be careful about it. Yung Sandro Chona, pambilyonaryo. Ay, Kong Benny and Kong Dan. Sir, personally, kayo po ba naniniwala na may inamin si former president kahapon? So, tingin niyo po ba may pag-ako on his part? Kasi, ang binabanggit po kaninang umaga ni Attorney Panelo, wala naman daw inamin. Figure of speech lang daw yung Davao Death Squad. Unang-una kasi, hindi naman resource speaker si Attorney Panelo eh. Abogado siya eh, ni dating Pangulo. So, hindi naman siya resource speaker. Pangalawa, nakita naman natin inamin ni former president yung talagang responsibility niya. Inamin niya, inako niya eh. Yung mga pagpatay na yan, yung DDS niya, inako niya yan eh. Ngayon, kung sasabihin ng ibang mga abogado niya na nagbibiro lang siya, eh, di ko na alam kung anong, sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, pag ako sinabi sa akin na papatayin ako, matatakot ako eh. Di ba? Oo. Tapos sabihin sa akin, then nagbibiro lang ako. Mahirap yan tayo. Ako tingin ko kasi that era was already passe eh. That's already done. I mean, let's face it, ano, we evolve, no, to find out that those kind of treatment to the Filipino people about joking on serious matter will not be considered rightly by the Filipino people now. Kasi nga, I think the Filipino people are now waking up. Nakikita po nila na may mali. Precisely because somebody na within their group have spoken about these things. So, tapusin na po natin yung mga joke-joke kapag once na nagsabi ka na doon. That's it eh. Di ba? Sometimes, like for example, no, yun sa edad din po ni former President Duterte and the way yung style niya ng panunungkulan for so many decades, no? We have seen yung strong personality niya. And he cannot change that anymore. Being an old person. And I think, nagmamanifest yun doon sa kanyang speaking from the heart. No? At pag nasasabi niya, nakikita ng mga lawyers niya na mali. So, sinasabi na lang nila na joke. Pero, ako, I understand yung situation ni Presidente. Being a mayor for so many years, tapos naging presidente, naging strong, then suddenly, babaguhin niya yung style niya? That's hard. That's hard. And that's the reason why meron siyang mga generals na nakaikot sa kanya to remind the people na hindi yun ang ibig sabihin ng presidente. Pero tapos na po yung era na yun. Dapat ayusin na po natin. So, sir, tingin nyo wala nang kawala. Talagang dire-diretso na dun sa crime against humanity and possible makarating nga ng ICC, gamitin sa ICC yung kanyang pronouncement at pag-amin. Kasi, alam nyo, I'm pretty sure, dapat ako, hindi ako pabor dyan sa ICC na ever since nagsalita na ako sa nyan, dati pa.
But of course, the international community is really watching. The Republic Act 9851, nakita ko rin yan, nabasa ko na meron pala tayong batas na ganun. Yung jurisdiction over this matter will be under the Philippine courts. And establishing special courts can be done by the DOJ according sa Republic Act 9851. And all the international laws must be considered as well. Now, kung magpa-fail po ang DOJ on doing their job on this matter, then the more na ICC will take cognizance. So I think it's really up to the DOJ to do their work. Sa akin, parang mas maganda na domestically na lang siya ma-prosecute, no? Para pag halimbawa, ang DOJ nagsabi na mayroong prima facie evidence na dapat siya ay ma-prosecute at ni-charge ng court dito, hindi na siya papatawag ng ICC. Sabagat mayroon na rin itong tinatawag na proper judgment ang ginagawa ng ating bansa . Pirat, yun ang sa amin. Ako, naintindihan ko naman ang kalagayan ng ating Pangulo tulad ni Congressman Fernandez. Yan po namin yan kasi wala nang naging mayor siya. Magulo sa Davao . Nung naging mayor siya, talagang sa Davao magulo. Ang daming NPA, ang daming drug pushers. Ginawa niya, nilinis niya. Yun din ang kanyang ginawang template sa buong bansa. Naunawaan ko po ang ating Pangulo tungkol dyan. Subalit, hindi niya pwedeng i-skirt ang responsibility ng isang leader ng bansa. Siguro kung siya ay a private person lang, magsalita siya ng ganyan, magbiru siya, okay pa . Pero pang isang pangulo ng bansa, nagbiru ng ganyan, ginagawa lang sa babae, nakakatakot yan, magagayahin ng bawat Pilipino yan. Maghahamon, sabihin na papatayin kita, biru lang yun. Baka gayahin na ng Pilipino yan, anytime. Yeah, actually, nangyari yan ng panahon nun. Naging strong yung mga mayor, mga nagmumura na rin. Maraming ganun, maraming nag-emulate ng ginagawa niya. And I hope na mag-stop natin na po talaga yan. You know why? Sana because hindi ka magmura pag governor ka na. Alam mo kung bakit ko nasasabi na dapat this have to stop. Yun ang sinasabi natin, the law must be applied to all or none at all, di ba? Eh ngayon, ang problema, kung halimbawa nagmumura si former president sa Senado, tapos inayaan natin magmura dito, what prevent others to make that kind of statement as well? Papatay. Halimbawa, si Laila De Lima, o sabihin niya, kukontempt mo siya? Or pag hindi winidraw? Kasi pinabayaan natin. So, huwag natin hayaan na dungisan yung institusyon. Hayaan na natin dungisan tayong mga parliamentarians. But yung mismong institusyon na mapapunta yung record ng mga sinasabi ng bawat isa dyan na babasahin ng mga susunod na henerasyon, nakakaya tayo. Nakakaya. Di ba babasahin nila, wala man lang nag-stand para i-delete o tanggalin yon sa record ng Senado and even in us. Kaya nga sabi ko, pag dito, hindi ako papayag na maputin to record dyan. Mabubura ko yan. I mean, that...